paano nga ba gamitin itong cleat shoes or clipless pedal. Marami kasi nag-message sa akin paano daw gumamit ng cleats or clipless pedal. Meron tayo dito ang cleat shoes tsaka yung bala ng cleat shoes. Siyempre dapat meron ka rin ng ito. Ito yung tinatawag na clipless pedal. May dalawang uri ng cleats, yung pang road bike tsaka pang MTB. Itong ginagamit ko ay yung ano, SPD SL na pang road bike, tapos yung isa naman yung pang MTB ay SPD lang. Ito lang yung ipapaliwanag ko kasi ito lang yung meron ako at saka ito lang yung may karanasan ako na gamitin. Yung pang MTB kasi hindi ko pa nagamit. Pasadya na kasi medyo madumi, hindi ko pa nalaman. Ginawa ko tong video na to para maiwasan natin yung madisgrasya o matumba ka sa bike habang ginagamit mo tong cleats na kung tawagin. Nga pala, kung bago nga pala sa channel ko, ako nga pala si Steve Espinar. Ako'y gumagawa ng mga video about bike, bike travel, bike tips, tsaka iba pang information tungkol sa bike. Mag-subscribe pa na, i-hit mo na rin yung notification bell para laging updated sa ating video. At paki-like mo na rin yung video na to, mag-gusto mo tong content natin na to. Tara, simulan natin. Ang ginagamit kong sapatos ay itong CD na nabili ko lang ng second hand sa buy and sell dito sa South Korea ng murang halaga lang naman. Hindi ko nasabihin yung presyo. Kailangan meron kang sapatos, tapos yung bala ng cleats, tapos itong pedal, na clipless pedal. Ang gamit ko ay yung Shimano ng series. Pero bago mo simulan na gumamit ng clipless pedal, kailangan malaman mo muna yung leading leg mo para unang paang papraktisin mo na gumamit nito. Paano nga ba malalaman kung alin yung leading leg mo? May isa akong paraan para malaman mo yung leading leg mo. Ang gawin mo, tumayo ka. Pagka matayo ka na, itumba mo yung sarili mo patalikod. Kung alin yung unang panahakbang at tutukod sa likod, yun yung tinatawag na leading leg. Ganito lang. Sa sitwasyon ko, yung leading leg ko ay yung kaliwa. Kaya kaliwa yung lagi kong unang binababa sa bike. At saka pag humihinto ka, ito yung una mong pa na ibababa sa bike. Itong bala ng ating cleat shoes, meron siya ditong hook. Ito yung hook na ano. Ito yung una mong ipapasok dito sa pedal. Ganito lang. Yan. Ang una, ipasok mo muna dito. Saka mo, baba. Then, diin mo lang siya. Hanggang marinig mo yung tumunog na yon. Tapos, pagkatanggal nito, kakabigin mo lang siya palabas. Palabas ng pedal mo. Yun lang. Medyo mahirap lang siya kasi kamay yung gamit ko. Pero pag paa, madali lang yan. Meron naman paraan para mas madali mong matanggal yung cleats dito sa pedal. Yung iba, ginagawa nila, niluluwagan nila yung tension dito sa pinaka maluwag. Kung gusto mo mas madaling matanggal, tsaka kung baguhan ka pa lang, ang payo ko ay luwagan mo siya para mas madali siyang matanggal agad. Pag nasasanay ka na, saka mo siya sikipan para hindi na siya gumagalaw masyado. Ang gamit ko nga palang bala ay yung Shimano na kulay dilaw. May tatlong klase kasing kulay to. Yung dilaw, blue, at saka yung red. Yung dilaw kasi, pag pinasok mo siya dyan sa pedal, gumagalaw siya. Yung blue naman, medyo gumagalaw ng konti. Pero yung red, pag pinasok mo siya, hindi talaga siya gumagalaw. Pero ako, dilaw lang yung ginagamit ko. Nga pala mga kabangas, pag sasakay ka na ng bike, isang paa lang muna yung gamitin mo. Isang paa lang muna yung lalagyan mo ng sapatos. Tapos yung isa, huwag mo munang lagyan. Huwag mo muna isuot. Kasi ito muna yung papraktisin natin yung ating leading leg na tinatawag. Ang ganito, kapayin mo lang muna siya. Kasi sa una, medyo mahirap lang talagang kapayin to. Pero masasanay at masasanay ka rin habang tumatagal na ginagamit mo to. Then, pag naramdaman mo nang pumasok na, saka mo i-diin. Pag narinig mo yung click na yun, ibig sabihin nakapasok na siya. Then, mag-rides ka ng mga, siguro mga 5 minutes o umikot-ikot ka dyan. Huwag ka muna mag-highway. Humanap ka ng mga lugar na maluwag para iwas disgrasya. Ganito, laruin mo muna siya. I-try mo muna i-clip in at saka i-clip out. Clip out, tapos clip in. Gawin mo mga 10 beses ng clip in at saka clip out. Clip in,
papak. Pag nag-click, okay na. Tapos, pila palabas. Clipin ulit. Tapak. Tapos, clip out. Palabas ulit. Para masana yung paa mo. Yan. Pag nararamdaman mo nadadalian ka ng tanggalin, saka mo siya subukan ni Rides. Tapos subukan natin. Rides ka ng mga 5 minutes. Tapos habang nararides ka, practice mong clip out tsaka clip in. Ah, let's go. Yan. Dapat malayo ka palang bago ka tumigil, naka-clip out ka na agad para maiwasan mo yung pagtumba gaya na nangyari dito sa tropa ko. Ito. Pero, clutch pa more boy! Kaya pa? Ano mangyayari sa'yo pag nagka-clutch ka? Ganito mangyayari sa'yo pag nag-clutch ka. Isa ka ng tunay na Kabangas Idol. Welcome to my team. Welcome to Kabangas. Team Kabangas. Congratulations, nabangas ang nga na rin. Pag medyo nasasanay na yung isang paa mo at alam mong medyo nadadalian ka na at kayang-kaya mo na talagang tanggalin, saka mo suot yung dalawang sapatos para sure na kayang-kaya mo na talagang tanggalin kasi may, sa una medyo mahirapan ka lang talagang tanggalin at saka ilagay itong cleats na to sa pedal natin. Yun, ganoon lang yung pagpa-practice ng cleat shoes. Practice mo muna na i-practice dyan sa lugar nyo na walang talagang sasakyan at saka walang magdisgrasya. Para iwas injured ka, tsaka iwas disgrasya ka na rin. Kasi mahirap pag na-injured tayo, baka hindi na tayo makapag-bike ulit. Bali sa susunod na video, gagawa naman natin yung paano nga ba paglagay ng tamang bala ng cleats dito sa ating sapatos. Nila mga kabangasan, nakatulong itong ating video para sa mga newbie at nagbabalak mag-cleats. Huwag mo nga palang kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell. Pakilike mo na rin yung ating video kung nagustuhan mo. Pakishare mo na rin sa mga nagbabalak gumamit ng cleats para matulungan sila. Yun lang mga idol, mga kabangas. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye, paalam. Ride safe always.